Anak ng mag-asawang mayaman si Oliver. Pero ang masaya niyang kamusmusan ay ninakaw ng isang trahedya na siyang bumago sa maayos na takbo ng kaniyang buhay. At ang nangyari, ang lahat ng ito, dahil sa pagsabog sa isang mall kung saan naroon sila ng kaniyang mga magulang. Paano haharapin ng isang musmos na bata ang napakalaking pagbabago sa kanyang buhay na hinaharap? Kakayanin niya kayang mabuhay sa isang marumi at nakakasulasok na bangketa? Bata pa lang si Oliver ay laman na siya ng lansangan. Sa edad na 5 taong gulang, natutunan niyang buhayin ang kaniyang sarili sa pamamagitan ng panlilimos. Ito ang una niyang naging hanap buhay noong napadpad siya sa kalye. Pero katulad ng ibang kabataan na lumaki sa lansangan at walang magulang na gumagabay, marami ng paraan ng sinubukan ng bainta para kumita ng pera. Naging mandurukot siya at napasama din sa grupo ng magnanakaw. At ngayong nasa edad na 18 na siya, hindi pa rin siya tumitigil sa ganoong uri ng trabaho. Hindi siya nakapag-aral kaya kahit gustuhin niyang magkaroon ng maayos na pagkakakitaan, ay bigo siya. Hanggang sa nagkasakit ang kanyang nanay Ebyang, ang nag-iisang taong nagmamalasakit sa kanya. Kailangan niya ng malaking pera na pampagamot sa ginang pero hindi niya alam kung saan siya kukuha ng ganyan kalaking halaga. Tol, rumarakit ka na naman. Balita ko nakajakpat ka nung isang araw ah. Bati ni Pilo kay Oliver nang napadaan ito sa tulay kung saan nakatambay si Oliver at naghihintay ng bibiktimahin. Hindi naman. Sapat lang panggastos araw-araw. Ngayon nga hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera. Pampagamot kay nanay. Malungkot na sagot ni Oliver. Bakit kasi hindi mo nalang hanapin ang totoo mong magulang? Mukha ka namang mayaman ah. Tingnan mo nga itsura mo. Malayo sa mga itsura namin. Singit ni Raymond na bahagya pang hinaplos ang braso ni Oliver na mayroong maputi at makinis na kutis. Saan ko naman sila hanapin? Hindi ko nga alam kung ano yung mga pangalan nila. Ang natatandaan ko lang ay pangalan ko. Dahil inong lagi kong napapanaginipan. Aniya. Tama na nga yan. Mamaya niya nang mag-iyakan pa tayo dito. Teka, di ba kailangan mo ng pera? Bakit hindi na lang ikaw ang gumawa ng trabahong inalok sa amin ni Boss? Sa wide ni Pilo sa dalawa. Anong trabaho? Interesadong tanong ni Oliver. Ano pa nga ba? Alam mo namang walang malinis na trabaho ang pwedeng ibigay si Boss. Hindi lang ako sigurado kung kaya mo itong gawin. Pambibitin pa ng lalaki. Ano nga sabi mo na? Ani Oliver bago siniko ang kaibigan. Bang bang, ano, kaya mo ba? Sagot at tanong ni Pilo. Agad namang naintindihan ni Pilo ang nais iyang iparating. Ano? Disisiraan ka naman ng ulo? Sa tingin mo, kaya kong gawin yan? Mahirap lang tayo at mandurugas pero hindi ko naman kayang gumawa ng ganyang krimen. Kahit ganito ako, may konsensya pa rin ako. Sagot ni Oliver na agad kinilabutan. Sabi ko na nga ba eh, hindi mo kaya. Pero sayang laki pa naman ang bigayan, 100,000 daw. Basta malinis lang ang trabaho mo. Pero kapag sumabit ka, tsak, ikaw paglalamayan. Wika pa ni Pilo bago imenuestra ang pugot ulo. Hindi ko yan kaya pare. Umiiling na sabi ni Oliver. Pag-isipan mo din, malaki pera din yun pare. Total, patapon na rin naman ang mga buhay natin. Hindi natin alam kung bukas buhay pa tayo. O kung bukas malaya pa tayo. Paano kung mamaya sa pagnanakaw natin eh, mahuli tayo at makulong? Eh di nakulong tayong hindi mo man lang napagamot ang nanay mo. Sulsul ng kaibigan. Hindi sumagot si Oliver at mas lalo pang nahulog sa malalim na pag-iisip. Nang sumapit ang gabi, hindi halos nakatulog si Oliver sa kakaisip kung ano ang gagawin. Hindi niya kayang pumatay ng tao. Pero hindi rin niya kayang panoorin na lang na unti-unting nalalagutan ng hininga ang kinikilala niyang ina. Kinabukasan, nang muling atakihin ang ina-inahan, hindi nagatubili si Oliver puntahan ang kanilang boss. Ito ang larawan ng taong itutumba mo. Wika ng malaking lalaki na may malaking tiyan at nakakatakot na itsura at mukhang hindi papahuli ng buhay. Ito si Boss Paeng. Tinanggap ni Oliver ang larawan at tiningnan kung sino ang target. Napanganga siya at hindi makapaniwala nang makita kung sino ito. Babae po? Boss, sigurado ba kayo? Babae ang ipapatumban niyo sa akin. Hindi makapaniwalang tanong ni Oliver. Oo, sigurado ako. At hindi siya basta-bastang babae. Isang kilalang magaling na abogado ang taong yan. Marami na siyang naipanalong kaso. Malas niya lang. Dahil anak ng isa sa mayaman kong kliyente, ang kinalaman niya. Sagot ng lalaki.
Pero boss, hindi ko pa kaya manakit ng babae lalo pa't parang nanay ko na po ito. Bata ka pa nga talaga. Masyado kang maawain. Umiiling na saan ni Paeng bago humithit ng stick ng sigarilyo. Nahihiya na managyo ko ng ulo ang binata. Bakit iisipin mo ang taong yan? Ang isipin mo ay ang taong kumupkup sa'yo. May sakit siya, hindi ba? At hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pera para pang paggamot sa kanya. Ngayon, mamili ka. Papatayin mong babaeng to o mamamatay ang ina-inahan mo na hindi mo malang nagawa ng paraan para ipagamot. Dagdag pa ng lalaki bago idunuldol ang hawak na sigarilyo sa ashtray. Maring kinuyom ni Oliver ang kanyang kamay. Ayaw niyang pumatay ng isang babaeng walang kalaban-laban pero hindi niya kayang mawala sa kanya ang nag-iisang taong nagmahal at itinuturing siyang pamilya. Sige po boss, gagawin ko. Buo ang loob na wika ni Oliver. Sigurado ka? Tanong ni Paeng na sa tonong hindi makapaniwala. Opo, mabuti kong ganun. Alam mo na ang patakar ko dito, di ba? Trabaho muna bago bayad. Mahirap na baka mamalasin ako. Wika ng lalaki bago inabot kay Oliver ang isang dekalibre ng baril. Napalunok muna ang binata bago tinanggap ang armas. Siya nga pala. Ayoko nang makalat na trabaho. Ang gusto ko, malinis at walang sabit. Ano ito? Wala pong problema. Seryosong sagot ni Oliver. Good. Huwag kang mag-alala. Marami pa ako ipapagawa sa'yo kapag magawa mo yan. Nasisihang saad ni Paeng. Nang sumapit ang gabi, sa maliit na silid ni Oliver sa kanilang barong-barong, matyaga niyang nililinis ang baril na medyo luma na. Malapit na siyang matapos sa kanyang ginagawa nang marinig niya ang sunod-sunod na pag-ubo ng matanda na nasa kabilang silid at tanging lumang kurtina ang kanilang partition. Agad niyang binitawan ang hawak at nagmamadaling hinawi ang tabing at lumapit sa matandang may sakit. Inay, ano nangyari sa'yo? Nag-aalala ang tanong ni Oliver. Wala ito. Inuubo lang ako. Sa pagitan ng pag-ubo ay sagot ng ginang. Inay, mukhang malala na ang sakit niyo. Daling ko na po kayo kaya sa ospital para matingnan kayo ng doktor. Kahit nahihirapan ay pinilit pa rin ang ginang umiti bago hinaplos ang pisngi ni Oliver. Huwag na anak, wala naman tayong pera pambayad doon. Nahihirapang sagot ng matanda. Gagawa po ako ng paraan ay. Sagot ni Oliver. Umiiling na hinawakan ng matandang babae ang kamay ni Oliver. Huwag mo na akong alalahanin anak. Matanda na ako. Kaya ko ang sarili ko. Kung may bagay man akong hihilingin sa'yo, yun ay talikuran mo ang iyong masamang gawain. Ayokong dumating ang araw na maghihimas ka ng rehas. Hindi ka man ang galing sa akin pero mahal na mahal kita na parang tunay kong anak. Naiiyak na saad ng ginang. Mahal na mahal ko rin po kayo. Huwag po kayo mag-alala. Dahil titigil na po ako. Di na po ako mandurukot. Magbabagong buhay na po tayo. Sagot ni Oliver habang may matamis na ngiti sa mga labi. Buo na ang kanyang loob. Titigil na siya sa mga gawaing nakasanayan niya. Ito na ang huling beses na gagawa siya ng masama at gagamitin niya ang perang ibabayad sa kanya para magbagong buhay kasama ang ina-inahan. Ngumiti ng matamis ang ginang nang marinig ang sinabi ng anak. Mahigpit din itong yumakap sa binata hanggang sa nakatulog ito sa mga bisig ni Oliver. Nang gabing iyon sa tabi ng ginang, nakatulog ang binata at parang batang pinaghihila ito. Kinabukasan, maagang gumising si Oliver. Nagluto siya ng pagkain para sa kanilang mag-ina. Nang matapos, kumain siya at naligo bago inasikaso ang matandang babae. Inilaan niya ang araw na iyon sa pag-aalaga kay Nanay Ebyang. Nang muling sumapit ang gabi, gumayak na ang binata para pumunta sa kanyang target. Nagsuot siya ng pantalong maong at itim na t-shirt at pinatungan niyo ng itim na leather jacket bago maingat na lumabas sa kanilang barong-barong. Pagdating ni Oliver sa bahay ng kanyang target, lihim siyang napangiti nang makitang walang nagbabantay sa labas bahay. Mabilis ang mga kilos na inakyat niya ang mataas na bakod. Maingat ang bawat kilos na tinungo ni Oliver ang silid ng kanyang target na nasa likod na bahagi ng bahay, kung saan may mataas na mga halamang nakatanim sa paligid. Bahagyang nakabukas ang bintana ng silid at mula sa labas ay nasilip ni Oliver ang isang magandang ginang na may maamong mukha. Nakahiga ito sa kama habang payapang natutulog.
Hindi mawari ni Oliver kung ano ang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon habang nakatitig sa babae. May bahagi sa kanyang puso ang gusto itong lapitan at yakapin. Bigla rin niyang naramdaman ang kanyang dibdib, muling pangungulila sa kanyang magulang ng mga oras na iyon. Sa kabila ng kakaibang pakiramdam, kinuha pa rin ni Oliver ang kanyang baril at iniumang sa babae. Mariin siyang pumikit upang tanggalin ang emosyon na bumabalot sa kanyang puso. Handa na sana siyang iputok ang baril nang biglang gumalawang babae paharap sa gawin niya. Natigilan si Oliver nang makita ang matamis nitong ngiti habang nanatiling nakapikit ang mga mata. Tuluyang kinain ng kanyang konsensya si Oliver. Hindi niya kayang pumatay ng ganitong klaseng tao. Mukha itong mabait at ang ngiting sumilay sa mga labi nito habang natutulog ay nagpapahiwatig ng kadasilayan sa kanyang puso. Sa halip na ituloy ang balak, tumalikod si Oliver at tuluyan nang lumabas ng bahay. Napailing si Oliver nang maisip na habang payapang natutulog ang ginang, wala itong kamalay-malay na may nakaabang na panganib sa buhay nito. Nang tuluyan nang nakalabas ng bahay si Oliver, tinanggal niya ang suot na bonnet bago umupo sa kalsada. Parang may kung anong pumipigil sa kanyang umalis sa lugar na iyon. Pakiramdam niya ay may malaking parte ang lugar na iyon sa kanyang buhay. Hindi din niya maintindihan ang kanyang sarili. Gusto niyang makausap at makita ang ginang sa malapitan. Pagkatapos ng mahabang sandali, aalis na dapat si Oliver nang huminto sa harap ng bahay ang isang kotse at mula doon ay bumaba ang isang magandang dalaga. "Hi! Ano ginagawa mo dito?" tanong ni Jenny. Natulala at hindi agad nakasagot si Oliver nang makita ang matamis ng ngiti ng dalaga na mukhang kaedad lang niya. Napadaan lang. Sagot ni Oliver. Taga rito ka rin ba? Tanong ng dalagita. Dyan ako sa dulo. Ako nga pala si Jenny. Kakalipat lang namin dito ng isang linggo. Matagal din kami hindi tumira sa bahay na ito kaya wala pa akong kaibigan dito. Pwede ba tayong maging magkaibigan? Tanong ni Jenny habang may lungkot na nakadungaw sa mga mata. Oo naman, walang problema. Ako nga pala si Oliver. Sagot ng binata, bago nilahad ang isang kamay sa babae. Sandaling nakipagkwentuhan si Oliver sa babae bago nagpaalam na kailangan na niyang umalis. Bye! See you again! Matamis ang ngiti sa mga labing paalam ni Jenny. Bye! Ilang beses pang nagkita sila Jenny at Oliver. Naging magkaibigan ang dalawa. Hanggang tuluyan nang nakalimutan ni Oliver ang kaniyang misyon. Isang gabi, pauwi na dapat ang binata mula sa pamamasyal kasama si Jenny, bigla siyang dinukot ng tatlong lalaki. Dinala siya ng mga ito sa isang maruming bodega kung saan naghihintay si Paeng. Nakaramdam agad ng takot si Oliver nang nahulaan ang dahilan ng pagdukot sa kanya. Bus! Natatakot na tawag ni Oliver sa lalaking matikas na nakatayo 1 metro ang layo sa kanya. Lalo pang nanginig sa takot ang binata nang hindi ito masumagot at sa halip ay humakbang palapit sa kanya. Anong petsa na bata? Hanggang ngayon, humihinga at naglalakad pa rin si Atty. Alvarez. Wika ng lalaki. Sorry po boss, umanap po ako ng tiyempo. Natatakot na sagot ni Oliver. Sige, pagbibigyan pa kita ng 1 linggo. 1 linggo para tapusin ang misyon mo kapag hindi mo pa nagawa ang gusto ko o ang utos ko. Isasama kita sa hukay ni Atty. Alvarez. Pagbabanta ng lalaki bago tumalikod. Nakahinga ng maluwag si Oliver nang tuluyan siyang iwan ng lalaki. Habang kinakalagang tali sa kanyang kamay, na pamuntong hininga si Oliver at labis na pinagsisihan na tinanggap ang ganong uri ng trabaho. Hindi niya kayang pumatay ng isang inosenteng tao. At mas lalong hindi niya kayang masaktan si Jenny kapag may masamang nangyari sa nanay nito. Ganun pa man, wala siyang pagpipilian. Hindi naman siya pwedeng humingi ng tulong sa mga otoridad dahil alam niyang malawak ang koneksyon ni Paeng. Samantalang sa bahay ng mga Alvarez, umiiyak si Jenny habang nakakubli sa pader at nakikinig sa pagtatalo ng kaniyang mga magulang. Ano na naman ba ito, Yvette? Mahigit 1 dekada na ang lumipas pero ito ko pa rin, hinahanap po pa rin ang anak natin. Yvette naman, kung buhay pa yun, di sana noon pa natin siya nakita. Kailan mo ba balak na mag-move on? Kapag na-realize mo na iniwan ka na ng lahat ng tao sa paligid mo dahil mas priority mo ang taong matagal ng patay?
Nanggagalaiting sigaw ni Joseph bago hinagi sa mukha ng asawa ang ilang kopya ng pakikipagtransaksyon nito sa mga investigador. Bakit? Ano gusto mong gawin ko? Tumigil at sa paghahanap sa anak ko? At gayahin ka? Sa halip na hanapin mo siya, inuna mo ang sarili mong kaligayahan. Nag-asawa ka ng bago at kinalimutan mong anak natin. Akala mo ba? Hindi ako nasasaktan sa mga ginagawa mo? Umiiyak na sagot ni Yvette. Huwag mo akong sumbatan, Yvette. Sino bang nagtulak sa akin na gawin yun? Hindi ba't ikaw? Mula nang mawala ang anak natin, nawala ka na rin sa akin. Mas piniling mong magmukmuk, umiyak at magalit sa mga tao sa paligid mo. Nung nawala ang anak natin, pakaramdam ko kasama ka na niyang namula sa akin. Masama ang loob na sagot ni Joseph, kasabay ng pagdaloy ng kaniyang luha sa mga mata. Pero mabilis nitong pinahid at nagdadabog na lumabas ng bahay. Napapitlag pa si Jenny nang marinig ang malakas na lagabog ng pinto. Naiwang umiiyak si Yvette, bagay na hindi na bago kay Jenny dahil siya ang madalas makakita ng mga pagluha nito ng patago. Lumapit si Jenny sa ina at niyakap ito ng mahigpit upang damayan. Mami, tawag ni Jenny sa ina habang liham o hilam sa luha ang mga mata. I'm sorry anak, nakita mo na naman ang pagtatalo namin ng daddy mo. Hinging paumanhin ni Yvette bago ginantihan ng yakap ang dalaga. Okay lang po, naiintindihan ko po kayo mami. Nandito lang po ako palagi para sa inyo. Masuyong sagot ng dalaga. Salamat anak, kung narito lang sana ang kuya mo, hindi ko naranasan ang lahat ng to. Panaghoy pa ng ginang na lalong nakasakit sa damdamin ni Jenny. Dumaan ang mga araw at ang simpleng pagkakaibigan nila Jenny at Oliver ay nauwi sa pag-iibigan. Hanggang natuklasan ito ni Yvette. Isang gabi, matyagahan itong hinintay ang pagdating ng anak. Nasaksihan ito ang paghatid ni Oliver gamit ang lumang motorsiklo na hiniram ng binata sa isang kaibigan. Mami, bulalas ni Jenny na agad nakaramdam ng takot sa ina. Nang nakitang nag-aabang sa gate ang ginang, si Oliver naman ay hindi malaman ang gagawin. Natatakot siya para sa kasintahan. Nabanggit na sa kanya ni Jenny na ipinagbabawal ito ng ginang makipagkaibigan sa lalaki. Lalo na sa lalaking katulad niya na walang narating sa buhay. Pumasok na sa loob. Seryosong utos ni Yvette sa anak. Pero ma'am, nagdadalawang isip na wika ni Jenny. Pasok! Ulit ni Yvette. Wala nang nagawa si Jenny kundi sumunod sa ina pero bago ito tuluyang mawala sa paningin ni Oliver, isang tingin ang ginawa nito sa binata. Tingin na humihingi ng pangunawa. Tumango naman si Oliver bago humarap sa ginang. Ma'am, huwag mo po sanang husgan ang pakikipagkaibigan ko sa anak niyo. Alam ko naman po na malaya agwat natin sa buhay pero handa po akong magsikap at humanap ng maayos na trabaho. Paunang wika ni Oliver. Humanap ng trabaho? Bakit? Ano bang tinapos mo? Nangiintrigang tanong ni Yvette. Nanliit sa kanyang sariling nagbaba ng tingin si Oliver. Oh, bakit hindi ka makasagot? Nakatapos ka ba sa pag-aaral? Anong kurso ang tinapos mo? Sa itsura mo na yan. Hindi ko alam kung nakatungtong ka man lang ba sa paralan. Pang-insulto pa ng ginang. Ma'am, grabe naman po kayo magsalita. Opo, mahirap lang po ako. Hindi po ako nakapagtapos elementary pero hindi naman po ako sukatan ng pagmamahalang antas ng kung ano ang narating natin sa buhay. Sagot ni Oliver. Sa kabila ng galit na nararamdaman ni Yvette dahil sa pagsuway sa kanya ng kanyang anak, may kung ano siyang naramdamang kakaiba sa binata. Agad pumasok sa isip niya ang nawawalang anak na siguro ay kaedad lang ng lalaking kaharap. Umalis ka na. At huwag na huwag ka na muling lalapit sa anak ko. Masyado pa kayong bata para sa pag-ibig na yan. Ani Yvette. Ma'am, pasensya na po. Pero hindi ko po magagawa ang gusto niyo. Mahal ko po si Jenny. Mahal na mahal po. Matigas na sagot ni Oliver. Magkano kailangan mo para lubayan mo ang anak ko? 100,000. Pwede na ba yun para layuan mo siya? Tanong ng ginang. Hindi makapagsalita si Oliver. 100,000 din ang bayad sa kanyang kapalitang ulo ng babae. Pero hindi niya ito kayang patayin kahit pa nga pinakitaan siya nito ng magaspang na pag-uugali. Kaya malabong bayaran siya ni Paeng ng ganong kalaking halaga. Samantalang kung lalayuan niya ang anak nito ay kikita siya ng ganong halaga.
napaisip si Oliver na sa alok ng ginang. Sa halagang iyon, siguradong may papagamot niya ang kanyang inang may sakit. Pero paano si Jenny? Tama din naman ito. Mga bata pa lang sila at kung ano man ang nararamdaman nila para sa isa't isa ay pwede pang mabago. Kumikislap ang mga matang humarap si Oliver sa ginang. Walang ibang laman ang kaniyang isipan kundi ang ipagamot ang ina-inahan. Tatanggapin ko pa yung offer niyo. Lalayuan ko pa anak niyo. Katulad ng gusto niyo. Kapalit na 100,000. Wika ni Oliver. Nanguuyam na ngumiti si Yvette. Ngayon, alam mo nang hindi ganun kalalim ang pagmamahal mo sa anak ko. Dahil kaya mo siyang ipagpalit sa maliit na halaga lamang. Anito? Heto, kunin mo ang pera. Hinanda ko talaga yan para sa'yo dahil alam ko namang ang mga katulad mo ay hindi tumatanggi sa pera. Nang-insultong saad pa ng ginang. Nagbuntong hininga muna si Oliver bago sumagot. Tatanggapin ko po yung perang to. Hindi bilang ba siya na pagmamahal ko sa inyong anak. Tatanggapin ko po ito, kailangan ko ipagamot ang nanay kong may sakit. Pero babalikan ko po ang anak nyo kapag mayroon ako napatunayan sa sarili. Wika ni Oliver bago nagmamadaling umalis sa takot na bawiin pa ng ginang ang pera. Napailing na lang si Yvette habang hinahatid ng tanaw ang papalayong binata. Ay, mga bata nga naman. Masyadong marupok at mabilis madala sa bugso ng kanilang mga damdamin. Wala siya. Uwikan niya sa sarili bago pumasok sa loob ng bahay. Papunta sana sa kanyang silid si Yvette nang marinig niya ang mahinang iyak ni Jenny na nagmumula sa silid nito na bahagyang nakabukas ang pinto. Naglakad siya palapit sa silid at sinilip ang anak. Nang makitang umiiyak ang dalaga, marahang binuksan ni Yvette ang pinto at pumasok. Anak, pwede ba tayo mag-usap? Mahinahang tanong ng ginang. Agad naman nagangat ng mukha si Jenny. At nang-uusig ang mga matang tumingin sa ina. Mom, bakit kailangan mo gawin yun? Bakit kailangan mong bayaran si Oliver para layuan ako? Umiiyak sa sama ng loob na tanong ni Jenny. Natigilan naman si Yvette nang marinig ang pamilyar na pangalan. Oliver. Oliver ang pangalan niya? Tanong niya. Marahang tumango si Jenny. Hindi sumagot si Yvette. Sa halip umupo siya sa tabi ng anak. Anak, masyado pa kayong bata. Nakalimutan mo na ba ang promise mo sa akin na magbo-boyfriend ka na lang pagkatapos ka ng o kapag nakapagtapos ka na ng pag-aaral? Masuyong tanong ng babae. Pero mga magkaibigan pa lang kami, ani Jenny. Doon na rin ang punta nun, anak. Ayokong katulad ka sa akin. Maga akong nag-asawa pero mag-isa naman akong tatanda. Malungkot na sagot ni Yvette. Ma'am, angal pa ni Jenny. I'm sorry, anak. Ginawa ko lang kung anong makakabuti sa'yo. Ayoko mapupunta ka sa maling tao. Nakita mo naman, di ba? Hindi siya nagdalawang isip tanggapin ng pera kapalit ng paglayo niya sa'yo. Ma'am, may sakit ang nanay niya. Kailangan niya ng pera. Pagbibigay katuwiran ni Jenny kay Oliver. Kahit na, mali pa rin tinanggap niya ang anak ko. Kung talagang mahal ka niya, ipaglalaban ka niya. Matatag na sa ani Yvette bago nagpaalam na lalabas. Lalo namang umiyak si Jenny sa sinabi ng ina. Tama ang kanyang ina. Kung talagang mahal siya ni Oliver, hindi siya nito ganun kadaling iiwan. Kahit puno ng pangamba ang puso ni Oliver para sa relasyon nila ni Jenny, ay masaya pa rin siya dahil may iuwi siyang malaking halaga. Sapat na iyon para pampagamot sa kaniyang ina. Nagmamadaling bumaba sa motorsiklo si Oliver nang makitang maraming tao ang nagkukumpulan sa tapat ng kanilang barong-barong. Tumatakbo siyang lumapit sa mga ito kasabay ng malakas na kalabog ng kaniyang dibdib. Oliver, mabuti naman na dumating ka na. Kanina ka pa namin hinihintay. Salubong sa kanya ni Aling Rosa, isa sa kanyang kapitbahay na nagmamalasakit sa kanilang mag-ina. Bakit po? Ano nangyari? Natatarantang tanong ni Oliver. Ang inay mo. Namumula ang mga matang sagot ng babae. Bakit po? Ano nangyari kay inay? Tanong ni Oliver na halos hindi niya narinig ang sariling tinig. Hindi na niya hinintay pang sumagot ang babae. Nagmamadali siyang pumasok sa loob ng maliit nilang tirahan at dumiretso sa silid ng ina. Agad umalpas ang matinding emosyon sa puso ng binata nang makitang wala ng buhay ang kaniyang inang nakahiga pa rin sa papag na kahoy. Inay!
Maya-maya pa ay pumunit sa tahimik na gabi ang malakas na palahaw ni Oliver. Inay, gumising ka, may pera na ako. May papagamot na kita. Pangako, magbabago buhay na ako. Bumalik ka lang sa akin, Nay. Patuloy sa pag-iyak na sa adeng lalaki. Maging ang mga taong naroon ay hindi mapigilang umiyak sa awang nararamdaman para sa binata. Nagpatuloy sa pagdadalamhati si Oliver habang ang kanyang mga kasama ay nanatiling tahimik. Hindi niya matanggap na sa ikalawang pagkakataon ay mawawalan siya ng magulang na gumagabay. Pare, tama na yan. Kailangan na nilang kunin ang nanay mo. Wika ni Pilo bago lumapit sa kaibigan at tinulungan itong tumayo. Hindi ko kaya, pare. Hindi ko kaya mawala sa akin si inay. Sa pagitan ng pag-iyak ay saad ni Oliver habang yakap-yakap ang wala ng buhay na katawan ng ina-inahan. Pare, nandito lang kami. Hindi ka namin pababayaan. Ani naman ni Raymond. Isa pang mahigpit na yakap ang ginawa ni Oliver sa ina bago pinayagan ang mga tauhan ng punerarya na kunin ang mga labi nito. Mahigit isang linggo na hindi nagpakita si Oliver kay Jenny. Inayos muna niya ang limbing ng kaniyang ina-inahan bago pumunta sa school kung saan nag-aaral ang dalaga. Sa tulong ng kaniyang mga kapitbahay at kaibigan, maayos niyang naihatid sa huling hantungan si Nanay Ebiang. Ang perang ibinigay sa kanya ni Yvette ay hindi niya ginalaw. Isasauli niya ito sa ginang. Matyagang naghihintay si Oliver sa labas ng paaralan. Hanggang natanaw niya si Jenny, may kasama itong lalaking mukhang mayaman. Agad kinain ng selos ang puso ng binata. Kaya naman, nang makita niyang lumabas sa gate ng dalaga, ay mabilis siyang lumapit dito. Jenny, pwede ba tayo mag-usap? Tanong ni Oliver. Ano ginagawa mo dito? Naubos na ba ang perang ibinayad ni Mami sa'yo kaya narito ka na naman? Manghang na tanong ng dalaga. Jenny, magpapaliwanag ako. Ani Oliver. Para ano? Para bilugin ang ulo ko? At gatasan ng Mami ko? Umalis ka na, Oliver. Hindi na ako naniniwala sa'yo. Ngayon, alam ko ng pera lang namin ang habol mo sa'kin. Hindi mo ako totoong mahal. Puno ng pagkasuklam na tura ni Jenny. Jenny, nakikiusap ako sa'yo. Pakinggan mo sana ako kahit sandali lang, please. Wala lang nanay ko. Ikaw na lang meron ako. Huwag mo naman sana akong talikuran. Kailangan kita. Umiiyak na pakiusap ni Oliver. Mapait namang umiti si Jenny. Sa'yo na rin ang galing. Kailangan mo lang ako. Kaya nandito ka ngayon. Wala na. Wala na, Oliver. Kahit kailan hindi na ako magpapaloko sa'yo. Hinding-hindi na. Matatag na sagot ni Jenny, kasabay ng paguhit ng pait sa mga mata nito. Jenny, please. Huwag ka naman ganyan. Mahal na mahal kita, alam mo yan. Umiiyak na sabi ni Oliver. Sarili mo lang naman ang mahal mo. At kaya mong mahalin. Kaya mabuti pang kalimutan mo na ako. Gamitin mo sana sa tamang pera binigay ni Mami sa'yo. Ayusin mo ang sarili mo. At sana sa susunod nating pagkikita, naayos mo na ang buhay mo. Sana ako ng huling babaeng paasahin at sasaktan mo. Wika ni Jenny bago tuluyang tumalikod. Hinabol pa ito ni Oliver pero hinarangan siya ng mga lalaking kaibigan ng dalaga. Umiiyak na sinapo ni Oliver ang kanyang mukha habang labis na pinagsisisihan ang mga desisyong ginawa niya. Bakit napakamalas niya? Lahat ng taong minahal niya ay iniwan siya. Una ang kaniyang mga magulang na hindi niya alam kung paano mahanap. Pangalawa, si Nanay Ebiang na siyang nag-aruga at tumayong magulang sa kanya simula noong binatilyo pa lamang siya. Pero dahil kapos ito sa buhay at tulad niya ay wala ding pamilya kaya hindi siya nito nagawang bigyan ng maayos na edukasyon. Ang tanging ginawa nito ay turuan siyang maging mabuting tao pero mas pinili niyang maging masama. At pangatlo si Jenny, ang nag-iisang babaeng nagparamdam sa kanya ng pagmamahal at tinanggap siya kung anong klaseng tao siya. At ngayon, lahat ng mga ito ay nawala na sa kanya. Sa loob ng mga hapong iyon, ilang beses pang sinubukang suyuin ni Oliver ang dalaga. Pero bigo siyang kausapin ito. Mukhang nasaktan niya ito ng labis kaya gano'n na lang ang galit ni Jenny sa kanya.
Malungkot na umuwi sa kanyang bahay si Oliver. Napailing na lang siya kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luha nang hindi maramdaman ng presensya ng ina. Tumalikod si Oliver at muling lumabas ng bahay. Pumunta siya sa bahay nila Jenny para isauli ang pera sa ina nito. Ano ginagawa mo dito? Masungit na tanong ni Yvette. Ma'am, narito po ako para isuli ang pera niyo. Hindi ko na po ito kailangan. At kung pwede rin po sana makausap si Jenny kahit sandali lang. Nakikiusap na sagot ni Oliver. Sa'yo na yan. Gamitin mo. Hindi ko na yan kukunin sa'yo dahil alam kong galit na sa'yo ang anak ko. Nasisiyahang saad ni Yvette. Ma'am, kahit sandali lang po. Pwede ko bang makausap si Jenny? Kahit nasasaktan ay tanong pa rin ni Oliver. Umalis ka na! At huwag ka nang umasa na makipag-usap pa sa iyong anak ko. Dahil kahit kailan, hindi na yun nangyayari. Nagising na sa katotohanan si Jenny na pera lang ang habol mo sa kanya. Kaya kung ako sa'yo, huwag na huwag mo nang lalapitan pa ang anak ko. Mataray na sagot ni Yvette bago tumalikod. Ma'am! Habol ni Oliver sa babae pero mabilis siya nitong pinagsaraduhan ng gate. Nang hindi na muling lumabas ang ginang, nagdesisyon ang binatang umalis na sa harapan ng bahay ng mga ito. Sa halip na umuwi sa isang bar, dumiretso ang binata. Nilunod niya ang kaniyang sarili sa alak, gamit ang perang binayad sa kanya ni Yvette. Lumipas ang ilang araw at laging ganoon ang ginagawa ni Oliver. Walang araw na hindi siya lasing at nakikipag-away. Kaya labis na nag-aalala ang kanyang mga kaibigan. Pare, tama na. Napapabaya mo na ang sarili mo. Tingnan mo, abayat mo na. Anipilo isang gabi habang nag-iinuman sila. Ayos lang ako, pare. Gusto ko lang makalimot. Tugon ni Oliver. Pare, sa tingin mo ba matutuwa si Nanay Ebyang kung makikita kanyang ganyan? Uwi ka naman ni Raymond. Sandaling tumahimik si Oliver bago umiiyak na humarap sa mga kaibigan. Sa tingin mo ba? Ginusto ko rin pagdaanan ng lahat ng to. Gusto ko lang naman ay mapagamon si inay. Kaya, kahit mali, tinanggap ko ang alok sa akin ng ina ni Jenny. Pero wala eh. Nawala pa rin si inay. Tapos ngayon, galit na galit sa akin si Jenny. Ang malas ko, pare. Malas ko. Ang malas ko. Kinalimutan na nga ako ng mga magulang ko. Binaway pagod sa akin ng mga taong minahal ko. Uwi ka ni Oliver sa gitna ng mga hagulgol. Tana, pare. Makakalimutan mo rin yung Jenny na yun. Marami pa namang babae dyan. Pampalubag loob na sa anipilo. Dahil sa mga payo ng kaibigan at pagpapalakas ng mga tao kay Oliver. Kinabukasan, sinubukang ayusin ni Oliver ang kaniyang sarili. Gagamitin niya ang natitira niyang pera para magbagong buhay. Balak niyang humanap ng maayos na trabaho. Pero bago niya sinimulan ang kaniyang pagbabago buhay, may isang bagay pa siyang kailangan gawin. At ito ay kausapin si Jenny para tuluyan ng magpaalam sa dalaga. Ikaw na naman, oh. Oliver! Hindi mo ba talaga ako titigilan? Naiinis na tanong ni Jenny nang pagbuksan ito ng gate ng binata. Jenny, pwede ba tayo mag-usap? Kahit sandali lang. Pangako, ito na huling beses na lapit ako sa'yo. Malungkot na pakiusap ni Oliver. Ano na naman ba yan? Kunuway, naiiritang tanong ni Jenny. Gusto ko lang magpaalam sa'yo. Nang maayos, alis na ako. Gagawin ko ang gusto mo. Magpapakalayo-layo na ako. At susubukan ko humanap ng maayos na trabaho. Para magbagong buhay. Paalam ni Oliver. Mabuti naman. Sagot ni Jenny na pilit nilalabanan ng emosyon sa kanyang dibdib. May parte sa kanyang dibdib ang gustong pigilan ng binata at yakapin ito. Pero hindi niya kayang suwayin ng taong pinagkakautangan niya ng malaking utang na loob. Ayaw niyang dumagdag pa sa mga pasakit na nararanasan ng ginang. Kahit nasasaktan ay pinilit pa rin ni Oliver ngumiti sa dalaga bago kinuha sa kanyang bulsa ang isang kwintas. Natanging alaala niya sa kanyang mga totoong magulang. Bibigay ko sana sa ito. Para kahit wala na ako, maalala mo pa rin ako na minsan ako naging bahagi ng buhay mo. Isauli mo na lang sa akin kapag nagkita ulit tayo at pinatawad mo na ako. Umiiyak na saad ni Oliver bago inabot sa dalaga ang kwintas. Wala sanang balak si Jenny tanggapin ang kwintas pero hindi niya kayang tanggihan ang binata sa huling pagkakataon. Please, kahit ito man lang tanggapin mo,
Gusto kong kahit wala na ako. Hindi mo na ako kasama ay palagi mo pa rin ako maalala. Patuloy sa pag-iyak na sa Ate Oliver. Kagat labing tinanggap ni Jenny ang kwintas. Aalis na sana si Jenny pero bigla siyang niyakap ni Oliver. I'm sorry kung nasaktan kita. Sana mapatawad mo pa rin ako. Umiiyak na bulong ni Oliver. Dala ng matinding emosyon, nararamdamang ginantihan ni Jenny ang yakap ng binata at nilasap ang matigas nitong bisig bago kumalas at tumatakbong pumasok sa loob ng bahay. Pagdating sa kanyang silid ay saka palang pinakawala ni Jenny ang mga luhang kanina pa gustong kumawala sa kanyang mga mata. Humagulgol ng iyak ang dalaga habang hawak sa kanyang kamay ang kwintas na galing kay Oliver. Anak, bakit? Nag-aalala ang tanong ni Yvette nang makitang umiiyak ang anak. Nakaupo ito sa gitna ng kama habang walang patid sa pagluha ang mga mata. Mami, sumuko na si Oliver sa panunuyo sa akin. Aalis na po siya. Umiiyak na parang batang sumbong ni Jenny sa ina. Agad namang nahabag ang ginang sa nakitang itsura ng anak. Tahan na, baka kalimutan mo rin siya. Ani Yvette. Mami. Tanging na isa tinig ni Jenny bago mahigpit na yumakap sa ginang. Ginantihan naman ni Yvette ng isa ring mahigpit na yakap ang anak. Hanggang naagaw ang kwintas na nakapatong sa kama ang kanyang atensyon. Kumalas siya sa yakap ng dalaga at dinampot ang pamilyar na bagay. Inangat ito ni Yvette at saka tinitigang mabuti. Nagtataka man na sa kinikilos ng ina ay hindi na nagtanong si Jenny. Jenny, sino nagbigay sa iyo ng kwintas na ito? Pigil hiningang tanong ni Yvette. Binigay po sa kanya ni Oliver kanina. Remembrance daw po. Sagot ng dalaga na patuloy sa pagtuyo ng basang niyang pisngi. Habang si Yvette ay biglang nahilo at halos takasan ng kulay ang mukha. Ma'am? Ma'am? Ano nangyayari sa'yo? May masakit po ba sa inyo? Sunod-sunod na tanong ni Jenny. Nasaan na siya? Natatarantang tanong ni Yvette at nagmamadaling tumayo. Iniwan ko po siya sa labas kanina. Nagtatakang sagot ni Jenny. Hindi sumagot si Yvette at mabilis na lumabas ng bahay. Nagtataka namang sumunod dito si Jenny. Mami, ano nangyari? Bakit hinahanap niyo si Oliver? Tanong ng dalaga. Oliver? Oliver ang pangalan niya? Gulantang na tanong ni Yvette. Opo, eh, hindi po ba nasabi ko na sa inyo yun? Anak, alam mo ba kung saan sila nakatira? Samahan mo ako, puntahan natin siya. Natatarantang aya ni Yvette. Mami, pwede bang huminahol muna kayo? Ano po ba talaga yung nangyayari? Anak, ang lalaki yun. Siya ang nawawala kong anak. Si Oliver lang ang may ganitong kwintas. Ipinasadya namin ng daddy mo ang kwintas na ito noong sinilang siya. Pinalagay namin ang initial ng aming mga pangalan sa pendant. Halika, tingnan mo. Umiiyak na paliwanag ni Yvette. Agad namang lumapit sa ginang ang dalaga. At maging siya ay nagulat nang makitang nagsasabi ng totoo ang ina. Ma'am? Ibig mong sabihin, si Oliver ang anak niyo? Hindi makapaniwala ang tanong ni Jenny. Hindi ko alam, pero malakas ang kutob kung buhay pa ang anak ko at nasa paligid lang natin siya. Kailangan nitong malaman ng daddy mo. Ani Yvette at agad lumapit sa telepono. Nanatiling tuliro si Jenny at hindi malaman kung ano ang dapat niyang maramdaman. Dapat ba siyang maging masaya na sa wakas makikita na ng kanyang ina ang kapatid niya o dapat ba siyang masaktan dahil tuluyan na naging malabong maging sila pa ng lalaki? Napailing na lang si Jenny sa kanyang isip. Alam niyang pwedeng magkatulad lang ng pangalan ng binata at ang kanyang kapatid pero paano niya ipapaliwanag ang tungkol sa kwintas? Hindi nagtagal ay dumating ang ama ni Jenny. Agad itong sinalubong ni Yvette. Ano naman kaibang ito, Yvette? Kailan mo ba patatahimikin ang anak natin? Dumadagong-dong ang galit na boses na tanong ni Joseph matapos marinig ang paliwanag ng dating asawa. Patahimikin? Bakit, Joseph? Palagi na ba talaga loob mo na patay ang anak natin? Ni walang nakuwang bangkay niya pero bakit napakabilis mong maniwala na wala na nga si Oliver? Masama ang loob na balik tanong ni Yvette sa lalaki. Hindi agad sumagot si Joseph. Humugot ito ng malalim na paghinga bago tumingala sa kisame at pilit pinakakalma ang sarili. Matagal ko nang tinanggap ang katotohanan, Yvette. Hindi katulad mo na hanggang ngayon ay umaasa pa rin na makikita ang anak natin. Sagot ni Oliver. Paano ko sabihin ko sa iyong buhay pa siya?
at ilang beses ko na siyang nakaharap. Nangahamong sagot ni Yvette. Hindi umimik si Joseph at tinampal lang sariling noo. Yvette, parang gusto ko nalang maniwala na babaliw ka na. Mahina pero mariing saad ng lalaki. Ito, tingnan mo. Laalala mo pa ba ang kwintas na ito? Pagtitimpi ng galit na tanong ni Yvette bago itinaas ang kanyang kamay kung saan naroon ang kwintas. Hindi agad nakahuma si Joseph nang makita ang kwintas na parang nahipnotismo na lumapit sa babae. Mula sa kamay ni Yvette ay kinuha niya ang kwintas at sinuri iyon bago nagtatanong ang mga matang humarap sa babae. Saan mo nakuha to? Pigil ang emosyong tanong ni Joseph. Kay Jenny. Nakilala niya si Oliver at nagkamabutihan na sila. Pero masyado pang bata si Jenny kaya pinigilan ko ipagpatuloy nila ang kanilang relasyon. Kanina pumunta dito si Oliver para magpaalam at ibinigay niya ang kwintas na ito kay Jenny. Joseph, please. Tulungan mo kong hanapin ang anak natin. Buhay siya, Joseph. Buhay ang ating anak at binata na siya. Umiiyak na paliwanag ni Yvette. Hindi nagsalita si Joseph. Kinabig nito si Yvette at mahigpit itong niyakap. Buhay si Oliver. Miss na miss ko na siya. Gusto ko siyang mayakap. Gusto kong bumawi sa kanya sa lahat ng naging pagkukulang natin sa kanya. Saad pananginang habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Dana, gagawin ko lahat para matagpuan natin siya. Ibabalik ko sa iyong anak natin. Ani Joseph habang marangin na haplos ang likod ni Yvette. Nang kumalman na si Yvette, kinuha ni Joseph ang kanyang cellphone na tinawagan ng private investigator na kilala niya. Malalim na ang gabi pero natiling gising ang pamilya Alvarez na hanggang sa mga oras na iyon ay naghihintay ng balita mula sa mga taong inutusan nilang hanapin si Oliver. Samantalang habang abala si Oliver sa pag-iimpake ng kanyang mga gamit, ilang hindi kilalang lalaki ang bigla na lang pumasok sa kanyang barong-barong na sapilitan siyang dinakip. Ginapos ng mga ito ang mga kamay ni Oliver bago nilagyan ng busal sa bibig. Sa isang pamilyar na bodega ng mga ito, dinala si Oliver at doon na rin tinanggalan ng busal ang binata. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Tanong ni Oliver. Hindi sumagot ang mga lalaki. Sa halip, iniwan siya ng mga ito. Sino kayo? Sigaw ni Oliver. Hanggang bukas pa ang palugit na ibinigay sa kanya ng boss niya, kaya hindi niya naisip na ito ang nagpadukot sa kanya. Mukhang nakalimutan mo ang kasundo natin, bata. Wika ng isang boses mula sa likuran ni Oliver. Maya-maya pa ay nasa harapan na niya ang lalaki. Boss, palagi mong tandaan na dapat iwalay ang love life sa trabaho. Kung sinunod mo ang utos ko, wala nang malakit ang paliligaw mo sa anak na target natin. Wika ng lalaki. Agad namang gumapang ang kilabot sa buong katawan ni Oliver nang ma-realize na alam ng lalaki ang mga nangyari sa kanya sa labas. Boss, nakikiusap ako. Bigyan niyo po ako ng kunting panahon. Nautal na pakiusap ni Oliver. Panahon? Panahon para ano? Para takasan ako? Hindi mo ako maiisahan, Oliver. Saad ang lalaki bago malakas na humagalpak. Boss, pasensya na po pero hindi ko po kayang pinapagawa niyo sa akin. Umiiyak na pag-amin ng binata. Kung ganun, dapat ka nang mamatay. Isa kang balakad sa mga plano ko. Sigaw ni Paeng at itinuto kay Oliver ang kalibre 45 na baril. Boss, wag po. Parang awa niyo na. Pakiusap ni Oliver. Pero tila demonyong umisi ang lalaki. Kakalabitin na sana nito ang gatilyo nang may narinig silang malalakas na putok na nagmumula sa labas ng bodega. Boss, may parak! Sigaw ng mga tauhan ni Paeng. Ang mga sumunod na pangyayari ay hindi na malinaw kay Oliver. Halos mabingi siya sa lakas ng mga putok ng baril na nagmula sa mga pulis at sa grupo ni Paeng. Nang humupa ang putukan, isang pulis ang lumapit sa binata at inulungan siyang tumayo. Ligtas ka na. Wika nito at kinalagan siya. Salamat po. Pare! Mangiyak-ngiyak na tawag ni Pilo sa kaibigan bago yumakap. Ikaw nang sumbong sa kanila? Tanong ni Oliver. Oo, pupunta sana kita pero nakita kong dinukot ka. Sagot ni Pilo. Salamat pare, niligtas mo ang buhay ko. Huwag ka sa akin magpasalamat pare. Magpasalamat ka sa mga taong naghahanap sa'yo. Dahil sa kanila pumunta ako sa bahay mo. Sagot ni Pilo. Mga tao? Sino? Tanong ng binata. Mga hindi ko kilala pero nandiyan sila sa labas.
Matapos linisin ng mga kalat, isinama ng mga pulis si Oliver. Nagtaka pa ang binata nang sa bahay ng mga Alvarez siya dinala ng mga ito. Anong ginagawa natin dito? Nang hindi nakatiis ay tanong ni Oliver sa lalaking naka-civilian. Malalaman mo rin mamaya. Sagot ng lalaki. Pagkatapos iparating sa pamilya ni Jenny ang kaniyang pagdating, iniwan na siya ng mga kasama niya doon. Oliver? Umiiyak na bigkas ni Yvette sa pangalan ng binata. Alis na po ako. Hindi ko alam kung bakit dito ako dinala ng mga lalaking tumulong sa akin. Sagot ni Oliver at nagmamadaling tumalikod. Sandali. Pigil ng ginang bago niyakap si Oliver. Si Joseph naman ay hindi makapaniwalang nasa harapan niya ang binatang kamukha niya. Bakit niyo po ako niyakap? Nagtatakang tanong ni Oliver. Sandaling binitawan ni Yvette ang lalaki bago matama nitong tinitigan. Pwede ko bang makita ang kanang hita mo? May gusto lang akong tingnan. Pakiusap ng ginang. Bagaman nagtataka ay tumango pa lang o na lang si Oliver. At agad yumukod para ilihis ang pantalon. Natutop ni Yvette ang bibig nang makita ang balat o ang balat sa kanang hita nito na tanging palatandaan niya sa nawawalang anak. Ang kaninang impit ang iyak ni Yvette ay umuwi sa malakas na hagulgol. Bago muling niyakap ang binata. Yakap na punong-puno ng pangungulila sa anak na mahigit 10 taong nawala. Anak! Anak ko! Umiiyak na palahaw ni Yvette. Lumapit si Joseph sa babae at inilalayan nito. Maging siya ay hindi makapaniwala na muli niyang makikita ang anak. Sandali lang po. Hindi ko po kayo maintindihan. Awat ni Oliver sa mga ito. Oliver, kami ang tunay mong mga magulang. 5 taong gulang ka pa lang nung nawali ka sa amin dahil sa pagsabog sa mall. Pagliwanag o paliwanag ni Joseph. Hindi nakasagot si Oliver. Nang maramdaman ng biglang pagkirot ng kanyang sentido, mariin siyang pumikit kasabay ng pagbalik sa kanyang alaala ang maikling pangyayaring iyon na laging dumadalaw sa kanyang panaginip. Ibig po bang sabihin, kayong dalawang totoo kong magulang at kapatid ko si Jenny? Seryosong tanong ni Oliver. Oh anak, kami ang mga magulang mo at kapatid mo si Jenny. Masayang sagot ni Yvette. Napatiimbagang si Oliver. Si Jenny na nooy nakikinig lamang ay hindi napigil ang pagpatak ng mga luha. Hindi ko matatanggap to. Hindi kayong pamilya ko. At mas lalong hindi ko kapatid si Jenny. Galit na sagot ni Oliver. Anak, pamilya tayo. Ang tagal nating magkawala eh. Sana naman bigyan mo kami ng pagkakataong makabawi sa'yo. Umiiyak na saad ni Yvette. Hindi ko alam kung dapat ba ako matuwa sa'yo na kayo ang nanay ko. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niyo sa'kin. Hindi ko alam kung dapat ko ba kayong ituring na pamilya. Masama ang loob na sagot ni Oliver. Anak, patawad. Patawarin mo ako. Nadala lang ako. Hindi ko sinasadya. Umiiyak na sagot ni Yvette. Ngayon lang niya naisip na kaya pala ang kakaiba siyang nararamdaman. Noong una silang nagkita ay dahil ito pala ang kaniyang anak. Alis na po ako. At sana huwag niyo na po akong guluhin pa ulit. Matatag na wika ni Oliver bago tumalikod. Umiiyak na pinigilan ni Yvette ang anak. Oliver, please. Ang tagal kong nangulila sa iyo. Bigyan mo sana kami ng pagkakataon ng ama mong maging magulang sa iyo. Alam ko malaki ang pagkukulang namin sa iyo. Umiiyak pa rin pakiusap ni Yvette habang mahigit o mahigpit ang yakap sa braso ng anak. 13 years ako nabuhay ng mag-isa sa lansangan. At sa loob ng panahon na yun, hindi niyo man lang ako hinanap. Puno ng galit na sumbat ni Oliver. Hinanap ka namin, pero hindi ka namin nakita. Anak, utang na loob. Utang na loob, bigyan mo naman kami ng pagkakataong makabawi sa'yo. Pakiusap ulit ng ginang. Bakit ngayon lang? Kung kailan hindi ko na kayo kailangan. Dapat nga alis na ako eh. Para makalimutan ko na kayo. Isa lang ang naging magulang sa'kin. Pero kinuha na siya sa'kin. At ngayon matanda na ako. Hindi ko na kailangan ng kalinga at pagmamahal ninyo. Umiiyak sa labis na puot na sigaw ni Oliver. Lalo namang napuiyak si Yvette sa tono ng pananalita ng anak. Oliver, huwag mong sigawan ng nanay mo. Ayusin natin ito anak. Saway ni Joseph sa binata. Hindi sumagot si Oliver. Isang malamig na tingin ang binigay nito sa ama at mabilis na tumalikod.
Walang lingon-likod na lumabas siya ng bahay. Lumipas ang isang linggo. Hindi na tumuloy sa kanyang pag-alis si Oliver. Nakakulong na si Paeng at mga tauhan nito kaya malayo na siya sa panganib. Ilang beses siyang pinilit ni Yvette at Joseph na umuwi sa bahay ng mga ito pero tumanggi siya. Masama ang loob niya sa kanyang mga magulang. Dahil pinabayaan siya ng mga ito na maghirap at gumawa ng kung ano-anong pagkakakitaan para lang makasurvive sa araw-araw. Habang si Jenny ay inaruga, minahal at pinag-aral. At isa pang hindi matanggap ni Oliver ay kapatid niya ang babaeng minamahal. Isang gabing malakas ang ulan. Hindi inaasahan ni Oliver ang taong nadatnan niya sa labas ng kanyang barong-barong. Si Jenny. Bakasing pagod at pagkainip sa mukha nito pero nagmakita siya ay agad yung napalitan ng isang matamis na ngiti. Anong ginagawa mo dito? Malamig na tanong ni Oliver. Pwede ba tayo mag-usap? Mahinahang tanong ng dalaga. Nag-usap na tayo. Pamimilosa po pa ni Oliver. Ah, okay. Napakagat-labing sagot ni Jenny. Aaminin niyang hindi siya komportable sa masikip at madilim na lugar na iyon. Pumunta nga pala ako dito para dagdag ng dalaga na hindi niya natapos dahil sumingit si Oliver. Kung pumunta ka dito para ipakausap sa akin ng nanay mo, buti pang umalis ka na. Matagal na ako walang magulang. Matabang pa rin na sagot ng binata. Pero Oliver, nanay mo pa rin si mommy. Naiyak na wika ni Jenny. Ngumiti ng mapait si Oliver bago lumapit kay Jenny. Huminto siya isang pulgada ang layo mula sa dalaga. Ina, nakalimutan mo na ba ako kung paano niya ako maliitin at tinuring na parang basura? Tanggap ko na sana lahat eh. Kung hindi lang sana kayong pamilya ko. Nakaikting ang pangang sa ani Oliver. Humingi na kami ng tawad sa iyo. Hindi naman namin alam na ikaw nawawalang anak ni mommy. Naiinis na sagot ni Jenny. Umiiling-iling si Oliver at saka walang paalam na tumalikod sa dalaga. Alam niyang walang pupuntahang magandang pag-uusap nila. Ganyan na ba katigas ng puso mo? Para sa taong nagbigay ng buhay sa iyo at nangulila ng ilang taon? Umiiyak na sumbat ng dalaga. Otomatikong lumingon si Oliver at saka galit na hinaklit ang braso ni Jenny. Huwag na huwag mo ko susumbatan. Dahil hindi mo alam ko ano mga pinagdaanan ko para mabuhay sa lansangan. Habang ikaw, kasama ka nila. Pinag-aral, binihisan, pinakain. Binigay nila sa'yo lahat ng kailangan mo. Nagagawa mo anumang gusto mo. Samantalang ako, naisip mo ba kung anong ginawa ko ng mga panahong nagpapakasarap kayo sa buhay? Sa tuwing nagsa-celebrate ka ng birthday mo, naalala niyo man lang ba ako? Alam mo ba na sa loob ng maraming taon na hindi ko alam kung kailan ang birthday ko? Kahit ilang beses ako na hindi ko man naranasan na i-celebrate ang karawan ko. Pakiramdam ko, isa ko walang kwentang anak ng mga magulang ko, kaya hindi man lang nila ako inanap. Naging palaboy ako, namamalimos, pinandidiriyan ang lahat hanggang naging madurukat at alam mo kung anong isang bagay na hindi ko matanggap? Ang unang mission ko, napatayin ang sarili ko palang ina. Umiiyak na saad ni Oliver bago nangihina na umupo sa lupa. Oliver, I'm sorry. Wala akong alam sa mga pinagdadaanan mo. Pero sana naman nayahan mo kaming bumawi sa'yo. Tutulungan ka naming magbagong buhay. Huwag mo na rin isipin na pinabayaan ka ni mami. Dahil saksi ako nung kung paano siya magpursige na makita ka. Ako nakakakita sa kanya gabi-gabi na pag-iyak at ako nagpapalakas sa kanyang loob. Sa tuwing mo nawawalan siya ng pag-asang makita ka. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Kahit ngayon lang puntahan mo si mami. May sakit siya pero ikaw pa rin ang bukang bibig niya. Umiiyak na pakiusap ni Jenny. Umiiyak na umiling si Oliver habang nakatitig sa magandang mukha ni Jenny na ngayon ay puno na rin ng luha. Siguro, karma ko lahat ng nangyayari ngayon dahil masama akong tao. Biruin mo sa dinami-dami ng babae dyan sa paligid. Sa kapatid ko pa ako nagkagusto. Mapait na wika ni Oliver. Namumula ang mukhang nagbaba ng tingin si Jenny. Pagkatapos ng sumabat at iyakan, mas pinili pa rin ni Oliver ang dalawin ng ina kahit pangapakiramdam niya ay may kung anong nakabara sa kanyang dibdib. Pagdating sa bahay nila Jenny, nauna nang pumasok ang dalaga sa silid ng ginang.
Ma'am, masayang tawag ni Jenny sa ina. Anak, nandiyan ka na pala. Saan ka nang galing? Gabi na. Nahihirap ang sagot ni Yvette. May dinaanan lang po, ani Jenny bago umupo sa tabi ng ina. Kamusta po ang pakiramdam ninyo? Nakangiting tanong ng dalaga. Heto, pakiramdam ko, ang hina-hina ko. Dumaan dito ang daddy mo. Sayang, hindi kayo nagkita. Nagdala siya ng gamot at pagkain. Gusto sana niya akong dalhin sa ospital pero hindi ako pumayag. Baka kasi biglang bumalik dito si Oliver. Tapos wala ako. Malungkot na sagot ni Yvette. Mami, huwag ka na pong malungkot. May surprise po ako sa'yo. Masayang wika ni Jenny bago lumapit sa pinto ng silid. Pagbalik nito sa harap ng ginang ay hawak na nito ang isang kamay ni Oliver. Hindi naman napigil ni Yvette maiyak sa labis na kaligayahan. Oliver anak, bumalik ka. Salamat anak, patawarin mo ko. Hindi kita agad nahanap. Panaguhay ng babae habang maigpit na yakap ng binata. Dahil sa kawalan, nagsasabihin, ginantihan na lang ni Oliver ang maigpit na yakap ng ina. Hindi ko po alam kung anong isasabihin ko. Hindi ko rin po alam kung paano ko kayo pakikitunguan ng maayos. Nasanay na po kung walang kayo. Maya-maya pa ay umiiyak ng wika ni Oliver. Bumitaw si Yvette sa pagkakayakap sa anak at sinapo ng dalawa niyang kamay ang mukha nito. Hindi kita mamadaling ituring akong inang. Anak, alam ko darating din ang araw na babalik ang lahat sa dati. Alam ko may pagmamahal pa rin sa amin ng daddy mo. At ngayon, walang ibang mahalaga sa amin kundi ang patawarin mo kami at tanggapin ulit ang buhay mo. Sana patawarin mo kami kung kulang pa ang ginawa namin noon para mahanap ka. Pinapangako ko sa'yo, gagawin namin ang lahat para makabawi sa'yo. Tutulungan ka naming magbagong buhay, anak. Di ko po alam kung magagawa ko pa pong magbago. Dami ko na pong nagawang kasalanan sa ibang tao. Sagot ni Oliver. Magagawa mo yun, anak. Basta magtiwala ka lang. Nandito lang kami sa tabi mo. Tutulungan ka namin. Bata ka pa at marami ka pang pwedeng gawin. Ani Yvette, mahigpit na niyakap ang binata. Nang mga sandaling iyon, sa bisig ng kanyang ina ay naramdaman ni Oliver ang kasiguraduhan at kapayapaan. Nang gabing iyon, hiniling ni Yvette na samahan siya ni Oliver sa pagtulog. Animoy bata na ipinaghelin niya ang kanyang anak. Walang pagsidla ng kasiyahan sa kanilang mga puso ng gabing iyon. Masayang masaya si Oliver. Hindi niya inaasahang sa paglipas ng mahabang panahon ay muli niyang mararamdaman ang yakap ng isang ina. Lumipas ang mga araw at pinagbigyan ni Oliver ang hiling ng inang manatili siya sa bahay nito. Walang araw na hindi ipinadama ni Yvette ang pagmamahal niya sa kanyang anak. Madalas na din dumalaw sa kanila si Joseph para makasama at makabanding si Oliver. Bagay na labis ikinatuwa ng binata. Lahat din ng bagay na gusto niya ay binigay ng mga ito sa kanya. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, pakaramdam ni Oliver ay may kulang at iyon ay si Jenny. Na kahit nakakasama niya sa araw-araw, ay nakasabay kumakain. Sa hapag ay hindi niya nakakausap, nagsarilinan. Madalas itong abala sa pag-aaral at magkulong sa silid. Pinaubayan nito sa kanya ang kanilang mga magulang, kaya naman mas naging mailap sila sa isa't isa. Isang araw, nagdesisyon si Oliver na tanggapin ang alok ng kanyang ama na sa Amerika siya mag-aral ng college. Sa tulong ng ilang sangay ng gobyerno at ng kanyang mga magulang na siyang nag-hired ng tutor para sa kanya at dahil sa kanyang pagpuprosigi, makatapos, na-accelerate siya sa high school at nakagraduate. Sigurado ka ba dito anak? Magagawa mo rin naman yan kahit narito ka lang sa atin. Pag-aalinlangang sa Adi Yvette. Ma'am, mas makakabuti po siguro kung sa ibang bansa ako mag-aaral. Sagot ni Oliver at bahagyang lumingon kay Jenny. Nagiinit ang mga pisngi na nagbaba ng mukha ang dalaga. Sige, kung yan ang gusto mo. Basta mangako ka sa akin na mag-aaral ka ng mabuti. Nakangiting sabi ni Yvette. Opo ma'am, promise po. Masayang nagtungo ang pamilya Alvarez sa airport para ihatiin si Oliver. Ang kanyang ama ang kasama niya
papuntang Amerika kaya maiiwan sa bansa ang kanyang ina at si Jenny. Bye, ma'am. Paalam ni Oliver sa ginang. Bye. Mag-ingat ka palagi. Sagot ni Yvette. Nang hindi makatingin ang mga magulang, lumapit si Oliver kay Jenny at mabilis itong hinalikan sa labi. Nanlalaki ang mga mata at gulat na gulat ang dalaga sa ginawa ni Oliver. Pero hindi pa man ito nakabawi sa pagkakabigla ay nagsalita ang binata. Babalikan kita. Hintay mo ko. Mahinang saan ni Oliver at pasimpleng hinawakan ang kamay ni Jenny bago tuluyang umalis. Wala nang nagawa si Jenny kundi ihatid ang tanaw ang papalayong binata. Magkahalong takot at kilig ang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Kilig dahil napatunayan niyang mahal pa rin siya ni Oliver at takot naman para sa kanilang mga magulang. Makalipas ang 6 na taon, masayang bumalik ng bansa si Oliver. Malayong malayo sa dating siya. Ngayon ay mataas na ang kumpiyansa niya sa kaniyang sarili. Nakapagtapos siya sa kaniyang pag-aaral. At nagamay na rin niya ang pagpapatakbo ng mga negosyo ng kaniyang ama. At ngayon nga ay handa siyang harapin ang panibagong hamon ng buhay. Sa halip na dumiretso sa kanyang ina, mas pinili ni Oliver puntahan si Jenny sa butik na pag-aari nito. Mula sa labas ng gusali ay natatanaw ni Oliver ang dalaga. Napakaganda nito sa suot nitong magarang bestida. Napakaamo ng mukha at napakahinhin nito, kumilos. Nang hindi na nakatiis si Oliver, pumasok siya sa butik at kunwari bibili ng damit para sa kanya. Magandang araw po sir, may tutulong po ba ako? Magalang na tanong ng sang staff kay Oliver. Yes, pwede ko bang makausap ang boss mo? Tanong ng binata. Naku sir, pasensya na po pero nasa opisina na po si Ma'am Jenny kasama ang nobyo niya. Nagbilin din po siya na huwag daw po siyang istorbuhin. Sagot ng babae. Mariing kinuyom ni Oliver ang kanyang kamao para pigilan ng selos na nararamdaman. Hindi niya o hindi siya sumagot sa babae. Hinanap niya ang opisina ni Jenny at saka walang paalam na pumasok. Naabutan niyang masayang kumakain si Jenny kasama ang isang lalaki. Bakas ang matinding pagkabigla sa mukha ni Jenny nang nag-angat ito ng tingin at nakita ang madilim na anyo ng binata. Oliver? Ano ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong ng dalaga. Dinadalaw ka. Di ba nag-promise ako? So yun ang babalikan kita. Baliwalang sagot ni Oliver bago umupo sa couch na naroon. Oliver, pwede bang sa bahay na lang tayo mag-usap? Ani Jenny. Bakit? Uy mo bang marinig ng nobyo mo ang pag-uusapan natin? Nangiintriga ang tanong ni Oliver at maangas na tumingin sa lalaking kasama ni Jenny. Agad naman tumayo ang lalaki at nagpaalam ng aalis. Jenny, alis na ako. Baka may mahalaga kayo pag-uusap ng kapatid mo. Paalam ni Dennis at binigyang diin ang salitang kapatid. Sige, tatawagan na lang kita mamaya. Sagot ni Jenny bago inihatid ang lalaki sa pinto. Nang hindi na matanaw ni Jenny si Dennis, bumalik siya sa loob kung saan naghihintay si Oliver. Umalis na? Nakangising tanong ni Oliver. Naiinis na humarap si Jenny sa lalaki. Ano ba ginagawa mo dito? Sa halip na sumagot ay naiinis na tanong ni Jenny kay Oliver. Hindi sumagot si Oliver at matikas na tumayo sa harapan ng dalaga. Dinadalaw ka. Tinutupad ko lang pangako ko sa'yo nun. Nababalikan kita. Seryosong tanong ni Oliver bago lumapit sa dalaga. Habang umaabante si Oliver, si Jenny naman ay umaatras hanggang bumangga ang kanyang likod sa pader at nasukol siya ng binata. Ano gagawin mo? Nahintakutan na tanong ni Jenny. Hindi ulit sumagot si Oliver at mapanuksong umiti sa dalaga. I miss you. Puno ng emosyon na saad ni Oliver bago hinapit ang bewang ni Jenny. Biglang nanigas ang kalamnan ni Jenny sa sandaling paglalapat ng kanilang balat. Di mo ba ako na-miss? Kunuway nagtatampong tanong ng binata. Oliver, mali ito. Tigil ni Jenny dito. Walang mali, Jenny. Sinabi niya sa akin ni Mami na hindi tayo tunay na magkapatid. Sagot ng binata. Bahagya namang tinulak ni Jenny si Oliver bago sinalubong ang mga mata nito. Kailan pa? Seryosong tanong ng dalaga. Bago pa ako umalis. Sagot ni Oliver. Loko ka pala eh. Matagal mo na palang alam. Baka tumalis ka pa rin. Tapos nang tagal mo pa bago bumalik? Naiyak na sermon ni Jenny. Sorry pero umalis lang naman ako noon dahil mga bata pa tayo.
Pero ngayon narito na ulit ako. Wala na dahilan para hindi natin ituloy yung pagmamahala natin. Sagot ni Oliver. Umiiyak na niyakap ng mahigpit ni Jenny ang binata. Halos matunaw ang kaniyang puso sa sinabi nito. Mahal na mahal kita, Jenny. Saad ni Oliver. Mahal na mahal din kita. Akala ko malabong maging tayo pa. Umiiyak ng sagot ni Jenny at mas lalo pang hinigpitan ang yakap kay Oliver at para bang takot na siyang iwan ulit ng binata. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Babalikan kita. Wika ni Oliver bago marahang pinahid ang mga luha sa pisngi ng dalaga. Maya-maya pa ay lumabas na ang dalawa para kumain sa pinakasikat na restaurant. Nalaman din ni Oliver mula kay Jenny na kaibigan lang nito si Dennis. Alam mo, nakakayang mga inasal mo kanina sa harap ni Dennis. Nakasimangot na wika ni Jenny habang hinihintay ang kanilang order. Sorry na, di ko na ulitin. Alam ko kasi, o akala ko kasi boyfriend mo siya. At pinagpalit mo na ako. Pasalamat mo nga siya dahil hindi ko siya sinuntok. Mayabang pa rin wika ng lalaki. Ewan ko sa'yo, napakamahangin mo talaga. Ani Jenny at kinilig. Nakilrot ang tagiliran ng binata. Nang sumapit ang gabi, magkasabay na umuwi sa bahay si Yvette at ang dalawa. Gulat ang ginang nang makita ang anak. Salamat naman at umuwi ka na. Makakasama na ulit kita. Mangiyak-ngiyak na wika nito. Ako din po, ma'am. Makakasama ko na po ulit kayo. Huwag kayong maglala. Dahil hindi na po ako alis ulit. Sagot ni Oliver at ginantihan ang yakap ng ina. Mabuti naman kung ganun. Nimiss kita ng sobra. Umiiyak na wika ni Yvette. Nimiss din po kita. Siya nga po pala. Kamusta naman po kayo dito? Sagot at tanong ni Oliver. Maayos naman. Madalas nang umuwi dito ang daddy nyo. May ningning sa mga matang sagot ni Yvette. Mabuti naman po kung ganun. Para hindi kayo maiwang mag-isa dito sa bahay. Komento ni Oliver. Nang gabing iyon, masayang gumain ang hapunan ng mag-anak. Dumating din ang ama ni Oliver at sobrang proud nito sa mga narating ng anak. Anong plano mo ngayon? Sa gitna ng pagkain ay tanong ni Joseph. Tinatanggap ko na pa yung offer niyo, Dad. Pangangasiwaan ko po ang isa sa mga negosyo niyo. Huwag po kayo mag-alala. Pagsisikapan ko pong masumunlad pa yun. Sagot ng binata. Salamat, anak. Kung alam mo kung gaano ko kasayon yung ngayon nakikita kong malayo na ang narating mo. Ang layo-layo mo na sa dati. Masayang wika ni Joseph. Kinabukasan, tanghali nang gumising si Jenny. Napuyat siya sa nagdaang gabi. Halos magdamag yata silang nagkwentuhan ni Oliver at nagkaroon din ng kaunting inuman kasama ang kanilang mga magulang. Good morning. Bati ni Oliver sa dalaga nang pumasok ito sa kusina. Good morning. Humihikab pang tugon ni Jenny. Pero nang makita nito ang nakatingin o nakangiting mukha ng binata, habang nakatingin sa kanya, nahihiyang tinakit ni Jenny ang dalawang braso sa sariling dibdib nang ma-realize na wala siyang suot na bra at mula sa manipis na pantulog ay malinaw na nakikita ng binata ang dalawang umbok sa kanyang harapan. Hindi naman napigilan ni Oliver humagalpak nang makita ang naging reaksyon ng dalaga. Nagmamadaling tumalikod si Jenny at tumatakbong bumalik sa kanyang silid. Nang matapos kumain ang agahan ng dalawa, inaya ni Oliver si Jenny na lumabas para mamasyal. Kung saan saang lugar sila pumunta at sobrang nag-enjoy ang dalaga. Para saan to? Tanong ni Jenny nang binigay sa kanya ni Oliver ang isang bouquet ng tulips. Para sa'yo. Nalaman ko kay mami na paborito mong bulaklak na yan. At ngayon sisimulan ko na ang paliligaw ko sa'yo. Asahan mong marami ka pang matatanggap na tulips mula sa akin. Nakangiting, sagot ni Oliver. Salamat, ang ganda. Kinikilig na komento ni Jenny bago sinamyo ang mabangong halimuyak ng mga bulaklak. Namalagi na sa bansa si Oliver. At katulad ng pangako nito, araw-araw nitong nililigawan si Jenny. Kahit pa nga sinagot na siya ng dalaga. At ngayon ay legal na ang relasyon nila sa kanilang mga magulang. Lumipas ang isang taon at nag-propose ang binata sa kasintahan. Ilang buwan lang ang hinintay niya at tuluyan na niyang pinakasalan si Jenny. Masaya ka ba? Pagkatapos ayusan ni si Jenny ay tanong ni Yvette. Ngayong araw ang kasali Jenny kay Oliver. Sobrang saya po, mami. Naiiyak na sagot ni Jenny. He? Bawal umiyak, sayang ang makeup. Tigil ni Yvette sa dalawa o sa dalaga nang makita ang pagsungaw ng dalawang butil ng luha sa mga mata nito. Tumatawang niyakap ni Jenny ang ina. Ma'am, thank you for everything you've done to me. Kung hindi po dahil sa inyo, baka
Hindi ako nakapag-aral at nagkaroon ng maayos na buhay. Pigil ang mga luhang pasasalamat ni Jenny sa ginang na siyang tumayong magulang niya sa mahabang panahon. Huwag mo nang isipin yun. Isa ka ring blessing na dumating ka sa buhay ko. Ikaw ang dahilan kung bakit pinilit kong maging matatag sa kabila ng pagkawala ni Oliver. Sagot ni Yvette bago mahigpit na niyakap ang dalaga. Nang mawala si Oliver, naging malungkutin si Yvette at nawala ng ganang mabuhay. Hanggang isang araw, natagpuan niya ang kanyang sarili sa orphanage at doon niya nakilala si Jenny. Nakatulad niya ay nangungulila din sa mga mahal nito sa buhay. Magkasabay na pumanaw ang mga magulang nito dahil sa isang aksidente habang siya naman ay hindi matanggap ang pagkawala ng anak. Isang bagay na ipinagpapasalamat ni Yvette ay hindi niya pinilit palitan ang pangalan ni Jenny at hinayaang dali nito ang pangalang ibinigay nito ng mga magulang nito. Maya-maya pa ay umalis na ang mag-ina at magkasunod na nagtungo sa simbahan kung saan naghihintay si Oliver. Pagkatapos ng seremonya ng kasal, masayang nagtungo sa reception ang mga bagong kasal at mga bisita. Congratulations and best wishes! Kabi-kabilang pagbati na natatanggap ng dalawa mula sa mga taong dumalo sa kanilang kasal. Salamat! Taos-pusong pasasalamat naman ng dalawang bagong kasal sa kanilang mga bisita. Pare, congratulations! Biruin mo, kasal ka na ngayon. At nakakalula pala ang yaman mo, pare. Bakas ang labis na pagkamanghang wika ni Pilo habang inilibot ang mga mata sa kabuuan ng reception na ginayakan ng pinakasikat na cater service ng bansa. Kung talaga, puro ka biro. Sagot ni Oliver. Di ah, nagsasabi ako ng totoo. Sino magkakala ng mga batang hamog katulog natin ay darito ngayon suot ang mamahaling suit na to? Wika pa ni Pilo kaya nakatikim ito ng batok mula kay Raymond. Tumigil ka na nga. Nakakaya naman sa mga bisita ni Oliver kapag narinig ka. Saway nito sa kaibigan. Agad naman naging seryoso si Pilo bago muling humarap sa kaibigan. Siya nga pala. Gusto namin ng magpasalamat ni Raymond sa'yo sa lahat ng mga tulong mo sa amin. Pagkatapos tanggalin ang bara sa lalamunan ay wika ni Pilo. Pare, alam mo bang may dalawang branch na ang restaurant ko? Salamat ah. Kung di dahil sa'yo, baka hanggang ngayon manurugas pa rin kami. Dagdag pa ni Pilo. Ano ba? Sinabi nang tumigil ka na. Saway ulit ni Raymond. Napailing na lang si Oliver at pumagit na sa dalawa. Walang anuman yun. Kayong naging pamilya ko sa linsangan. Kaya dapat lang lingunin ko kayo ngayon ako na ang mayroon. At saka hindi ko makakalimutan ang lahat ng pinagdaanan natin. Wika naman ni Oliver. Umalaga nagbagong buhay na tayo. Siya nga pala. Invited ka sa binyag ng anak ko. Nino kayo dalawa? Ani Raymond. Walang problema, darating ako. Masayang sagot ni Oliver. Ako rin. Hindi ko mawawala sa binyag ng inaanak ko. Group hug muna tayo, namiss ko to. Parang batang sigaw ni Pilo. Bago inuumang ang mga braso. Tumatawa na lumapit sa kanya ang dalawang kaibigan. Masayang nagpatuloy ang kasiyahan. Inaya ni Oliver ang kanyang asawa para sumayaw. Parang kilan lang. Yung mga araw na patago tayo nagkikita. Hindi pa rin makapaniwalang saan ni Oliver sa pagitan ng pag-indak sa isang malamyos na awitin. Oo nga. Grabe pa kitang iniyak ka noon tapos tayo rin pala sa huli. Sagot naman ni Jenny. Tumatawang pinisil ni Oliver ang ilong ng asawa. Pakipot ka po kasi. Gusto mo rin naman pala ako. Kantsaw ni Oliver sa asawa. Siyempre, ayaw ni mami sa'yo noon. Ayaw ko naman dagdag pa ang mga sama ng loob na nararamdaman niya. Nakangusong sagot ni Jenny. Pero tingnan mo ngayon, siyang gustong-gustong makasal tayo. Wika pa ng binata, bago nilingon ang kinaroroona ng ina. Siya nga pala, gusto ko magpaalam sa'yo. Gusto ko dumalaw sa orphanage. Paalam ni Jenny. Sige, sasamahan kita. Munta tayo ron bago tayo umalis para sa honeymoon natin. Sang-ayon ng binata. Salamat. Malaking bahagi kasi sa buhay ko ang orphan. Alam mo naman, doon ako nagmula. Naintindihan ko. Ako rin naman gusto kong dumalaw sa dati naming tirahan ni Nanay Ebyang. At saka gusto ko rin dalawin ang pundo niya. Sabi naman ni Oliver. Sige, sasamanin kita. Sagot ni Jenny. Nang matapos ang gabing iyon, masayang umuwi ang mga bisita pati na rin si Oliver at Jenny. Sa house and lot na niregalo ng kanyang mga magulang sila umuwi para doon bumuo ng sariling pamilya. Ay! Malakas na tili ni Jenny nang bigla niyang naramdaman ang pag-angat ng kanyang mga paa mula sa lupa. Kasunod ng malakas na halakhak ni Oliver, binuwat siya nito papasok
at ibinabalang siya ay nagnasasala na sila. Wow! Ang ganda naman dito! Hindi ko alam na may ganito palang ginagawa si Mami. Humahangang sa Ate Jenny. Halatang ginustuhan o ginastusan at pinag-isipang mabuti ang disenyo ng bahay mula sa labas hanggang sa loob. Malaki rin ito para sa isang pamilya. Maging ako man, di ko alam na matagal na pala itong pinagandahan ni Mami. Nasisiyahang sagot ni Oliver bago niyakap ang asawa at muling binuhat patungo sa kanilang silid. At doon, sinimula ni Oliver ang unang gabi nila ni Jenny bilang mag-asawa. Pagkatapos bisitahin ang puntod ng inainahan at ang orphanage, tumulak na ang mag-asawa sa Japan para sa kanilang honeymoon. Doon ay sinulit ng dalawa ang kanilang bakasyon para ipadama sa isa't isa ang kanilang matamis na pagmamahalan. Thank you sa lahat-lahat. Ikaw dahilan kaya nagkita at nabuo ulit kami ng pamilya ko. Mahal na mahal kita. Isang gabi ay wika ni Oliver habang marahang hinahaplos ang buhok ng dalaga. Ako ang dapat na magpasalamat dahil tinanggap niyo ako sa pamilya niyo, sagot ni Jenny. Mahal na mahal kita. Ani Oliver bago maigpit na niyakap ang asawa. Mahal na mahal din kita, tugon ni Jenny at tinugon ang mga yakap at halik ng asawa. Pagkatapos ng kanilang bakasyon, bumalik ng bansa ang dalawa at hinarap ang kanilang buhay may pamilya. At ngayon nga, ay nagdadalang tao na si Jenny. Kaya naman masayang-masayang lahat sa paghihintay sa kanilang magiging unang supling. Sa buhay, maraming pagsubok ang pwedeng dumating. Ang kailangan natin ay maging matatag at maging malakas sa pag-arap sa mga problema upang malutas ito. Dapat din nating unahin ang ating pamilya higit sa anumang bagay.